pwedeng humadlang sa mga pusong tunay na nagmamahalan. Hindi ang edad, hindi ang kahirapan, hindi ang giyera. Katulad ng isang sundalo at teacher na mahigit 3 dekada nang mag-asawa, pero parang nagliligawan pa lang. Ang most wanted ng sundalong ito, hindi mga rebelde o terorista, kundi ang bumihag sa kanya. Sa puso niya, ang high school teacher na si Ma'am Eva. Bilang ganti, si Sarge Lorenzo bumuo ng tactical plan para turuan daw ng leksyon si Ma'am. Kasabwat ni Sarge ang co-teacher ni Ma'am Eva na si Ma'am Elena. Buka! At dumating na ang nakatakdang araw ng kanilang operasyon. Na-recover ni Sarge ang matamis na oo ni Ma'am na 3 dekada na pala niyang. Lorenzo, will you continue to have Eva as your wife and continue to live in this happy and loving marriage? Yes, ma'am. Eva, will you continue to have Lorenzo as your husband and continue to live in this happy and loving marriage? Yes, ma'am. I was really happy. Nang gawin mo yun, no? Sobrang saya. Di ko ma-express ang feeling ko. Salamat, salamat sa lahat. At least I feel it as I was loved. Kung kailan raw nawala na sila sa kalendaryo, saka pa nakaranas si Ma'am Eva ng ganitong sorpresa. Never daw itong ginawa ng kanyang mister, maski nung ito'y nanliligaw pa. Pati nga raw bulaklak o ni isang piraso ng tsokolate. Wala nga nga! Hindi man ako naniniwala sa ano, yung mga ligaw na yan. Yung tama, yung mutual understanding. Kasi una yan, kumbaga sa ano, maramdaman magad ma-film, ito na siya ng babayan. Ganun ba? So minsan din, masabi natin na parang mali rin ba siya dahil kasi mamaya, okay siya, ito, pero yun pala sa kabila, hindi. Wala ni a single thought nga siyang maasawa ko. Wala yan. My darling is not courting me. Ganun lang nga, yung pasilit-silit lang siya. Siyempre, you feel it na parang importante ka na sa kanya. So doon, parang nag-understanding na lang. Parang sa isa't isa, mo ba, mutual understanding. Taong 1985, nung nagkakilala ang dalawa sa isang induction ceremony ng Junior JCs na pinamumunuan noon ni Ma'am Eva sa bayan ng Escalante sa Negros Occidental. Imbitado naman ang Nooy, Officer in Charge o OIC ng Regional Unified Command 6 na si Lorenzo Zenieres bilang guest speaker. Agad daw na strike ang atensyon ni Sarge sa Nooy ni hindi pa guro na si Ma'am Eva. During na lang sa mga break times, napansin ko siya. So, parang wala lang, parang hindi na ako pakali, kaya gumawa ko ng paraan paano ako makalapit sa kanya. Simple-simple ng babae ba? Na yun, parang yun naman kasi ang hinahanap ko ba? Ang NGSB o No Girlfriend Since Birth naman na sundalong si Lorenzo, naglakas loob, lapitan ang dalaga. Tapos na ng induction, socials na, tumapit siya sa akin, then dala niyang pangalan ko. Kasi ang table namin mayroong mga pangalan. Tapos pinakita niya lang sa akin yung pangalan, siya kilala mo to. So I was shocked, no? Sabi ko, pangalan ko yan ah. Then, can I dance with you? Ayun, nagsayaw na kami. Palagi na raw niya itong namamataan habang pasilip-silip pa lang siya sa harap ng kanilang bahay.
At kapag ito raw ay bumibisita, bitbit niya, hindi mataas na kalibre ng baril, kundi basket ng prutas. Tuwing pupunta ko sa kanya dito sa plaza or sa rotonda, yun, kung gabi, papasyal-pasyal, ganon, yun lang. Upo dyan sa rotonda, ganon. Sa magkwento-kwentuhan, yun naman pinaka-ano namin na ano nun. Na mga sweet moments namin ganon. Nung una, tutol daw ang ina ni Ma'am Eva kay Sarge. Ayaw kasi nilang mag-asawa ang kanilang bunso at unika iha. Makailang beses pang araw sumubok si Sarge na hingin na ang kamay ni Ma'am Eva. Pero ang matapang na kawal, naduduwag. Siyempre, kunin ba naman ako? O, di na ako isparsya. Maging senyeres na. Oh, iyak na lang si Mama. Yun, nag-asawa na kami. Matapos nilang magpakasal, nadistino si Sarge sa Mactan Air Base sa Cebu. Isinama niya roon si Ma'am Eva at doon na nanirahan kasama ang dalawa na nila. Habang nasa Cebu, nag-aral si Ma'am Eva ng BS Physics sa University of San Carlos. Pero nung siya'y graduate, nagdesisyon siyang bumalik kasama ang kanyang mga anak sa kanilang bayan sa Escalante kung saan itinuloy na niya ang pangarap niya maging guro. Nung mga panahong yon, naging mahirap daw para kay Ma'am Eva ang kanilang sitwasyon dahil mag-isa niyang pinalaki ang kanilang mga anak. Sa sulat lang daw sila noon nag-uusap ni Sarge na 2 beses lang daw kada 1 taon nakaka-uwi. Pero ang pinakamalaki raw na pagsubok sa kanilang pagsasama, hindi ang distansya, kundi ang tukso. Malayo ka sa pamilya mo, kaya minsan hindi mo maiwasan ganung klaseng mga tukso ba? Natural lang na dinamdam ito ni Ma'am Eva. Kaya naman kahit panalagpasan na nila yon, 1 dekada na ang nakararaan, may hugot pa rin si Ma'am. Hindi pa totally naka-move on. 5 times lang yun ta nagkuhan din yung murag sobra yun bang away. Then, away ko naman siya. Tapos doon ko na natakot ako nang sabihin niya, parang hairline na lang daw ang ano namin, yung relationship namin. Sinabi niya, parang hairline na lang daw. Kasi sa sobrang selos ko, inaway ko siya. Nagalit siya dahil di daw totoo yung mga bintang ko. Tapos nag-ask ako ng sorry sa kanya. Then doon, careful na ko. Pero desidido siya ngayong tuldukan na ang kabanatang yon. Naghanda siya ng sorpresa para sa kanyang mister. Sorry sa akong sa mga ginagawa ko. Sa pag-away, just because of selos, and then never expect na mo abot sa 31 years because of that away-away pa. I thought there is no love sa tuwa relasyon pa. Wala kang problema sa akin. Ako'y mapagbigay, mapagmahal. Kung ano mo yung mga mali, ano mo yung mga ano dyan, kaya ko tanggapin, kaya ko intindihin. Yun ako yung sabi ko siya doon, intindihin mo na ako at sa'yo wala kayo problema. First time I say sorry to my husband in public. Siyempre, kitang-kita nila yun, di ba? And that is really from the bottom of my heart. We open our hearts again. Hindi naman siya masabi natin na for a new relationship, but pinanganak kami uli na para sa panibagong pag-ibig. Samantala, ang kanilang anak, naghanda naman ng dinner date sa tabi ng dagat. In behalf of my family, we are preparing this special dinner date for you. Tsaka, I hope magustuhan niyo tong date na to. Bago ako matulog, pagkagising, gumawa ako ng vow sa kay Lord. Nasabi ko kako, just give me every day a strong and healthy body so that I can stay longer with my family. After my last breath, kakuya, ganun. Kahit na strict siya when it comes to discipline, pero he's really a good husband. Para rin sa mga ibang mag-asawa, ang kailangan naman natin sa isang relationship, ano eh, yung bang togetherness lang ba palagi? Yun ang magpapatibay ng sama nyo. Oh, kabataan lang ba ang lumalove life? Sila rin, mga veterano na sa pag-ibig at sa buhay. Alam na nila ang pasikot-sikot nito. Umibig, nasaktan, nagpatawad at sumumpa na sila pa rin kahit maputi na ang kanilang buhok. Mission accomplished! Kaya